Aprobado na ng komite sa Kamara ang panukalang divorce na dagdag na option sa mga legal na paraan sa paghihiwalay ng mag-asawa sa Pilipinas. Bukod sa mas maikli at mas mura ang proseso, inaasahang makatutulog raw ito, lalo sa mga nakakaranas ng pang-aabuso at pag-abandona. Nakatutok si Tina Panganiban Pero. Lumusot na sa House Committee on Population and Family Relations ang mga panukala para sa divorce. Pero aabangan kung papasabay itong tuluyan ngayong 19th Congress, lalo 13th Congress pa ito paulit-ulit na inihahain, pero hindi umuusad. The Philippines is now the only country which has not legalized absolute divorce. Till death do us part is wonderful. Marriage is beautiful, but only for those who get it right. Sa ngayon, ang mga legal na paraan pa lang ng paghihiwalay ng mag-asawa ay separation, annulment, at dissolution of marriage. Sa mga yan, pinakamarami ang naghain para sa dissolution of marriage mula 2009 hanggang 2022. E paano maiiba ang divorce? Sa mga nabanggit, lahat naman pwede magpakasal, maliban sa legal separation. Pero magastos, mahaba ang proseso at masalimuot ang separation, annulment, at dissolution of marriage. Unlike a divorce proceeding, which is mandated to be inexpensive, affordable, and expeditious. Poor women are left without options, but we surprisingly see rich personalities able to expedite annulment. They have the money. Isa pang pagkakaiba kung kailan nadiskubre ang problema sa kasal. In annulment and dissolution of marriage based on psychological incapacity, the causes must exist before or contemporaneous with the celebration of the marriage. While in reality, the overwhelming grounds for divorce occur after the marriage and during cohabitation. Kasabay niyan ay inaprubahan na rin ng komite ang panukalang kilalanin ng Estado ang annulment ng kasal ng simbahan. Sa ngayon kasi, kahit annulled na sa simbahan, kailangan pang magpa-annul sa korte. This removes the burden of undergoing the civil annulment procedure. May mga kontra sa lahat ng panukala. The bills are contrary to the constitutional mandate to strengthen and protect the family as a basic autonomous social institution and marriage as an inviolable social institution. Pero pagpunto ng ilan, mahalaga ang option ng divorce para sa ilan. Especially if they are in an abusive relationship. Protect spouses from abuse and willful abandonment. Allowing married spouses trapped in irremediably broken marriages to break free and start anew. Habang ang iba, pagkilala lang ng Estado sa annulment ang sinusuportahan. We are not supportive of the bill on absolute divorce, but we are actually supportive of the bill recognizing church annulment. It's going to be cheaper than the usual one. We're giving our full support to the recognition of the church annulment. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.